Ang mahalay na babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang pagkakakilanlan ng bilang na 666. Nagpunta ang aking ama sa simbahang Katoliko buong buhay niya. Ngunit siya ay nag-iwan ng isang hiling. Magsilabas kayo sa kanya. Sino sa mundo ang mahalay na babaeng nakasakay sa pulang halimaw? At ano ang pagkakakilanlan ng 666? Sa Biblia, ang babae ay tumutukoy sa simbahan. Kaya, ang mahalay na babae ay ang antikristong simbahan na hindi sumusunod sa kanyang asawa, si Kristo. Sa kanyang hiling, ibig sabihin ba ng aking ama na dapat akong lumabas sa simbahan na hindi sumusunod kay Kristo? Ang pagkakakilanlan ng antikristo, ang mahalay na babae na nakasakay sa pulang halimaw ay matinding pagkagulat para sa akin. Puspusang nagsasaysay ang Biblia tungkol sa bansa kung saan magmumula ang samahan ng antikristo. Ang gintong bahagi ng ribulto at ang leon na may mga pakpak ay kumakatawan sa Babylonia na ang kultura ay kahanga-hanga. Ang pilak na bahagi ng ribulto at ang oso ay kumakatawan sa masamang Media Persia. Nalumitaw pagkatapos brutal na wasakin ang tatlong kaharian. Ang tansong bahagi ng ribulto at ang leopardo na may mga pakpak ay kumakatawan sa Greece na itinatag ang kanyang imperyo sa loob ng 8 taon pagkatapos talunin ang Persia. Ang bakal na bahagi ng ribulto at ang halimaw na may 10 sungay ay kumakatawan sa Rome, ang pinakamakapangyarihan na sa huli ay nahati sa 10 kaharian. Nagpropesiya ang Biblia na ang samahan ng Antikristo ay lilitaw sa Rome, ang pinakamakapangyarihang kaharian sa kasaysayan. Ang 10 sungay ay 10 mga hari na babangon sa kahariang ito. Kasunod nila, isa pang hari ang babangon. Kaiba kaysa mga nauna, kanyang ibabagsak ang 3 hari. Noong AD 493, ang Heruli ay winasak ng papacy. Noong AD 534, ang Vandals ay winasak ng papacy. Noong AD 538, ang Ostrogoths ay winasak ng papacy. Ayon sa propesiya, 3 kaharian ang winasak ng papacy. At ang Biblia ay nagpropesiya rin na ang Antikristo ay pagmamalupitan ang mga banal at babaguhin ang mga kautusan ng Diyos. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Na kumakatawan sa halimaw na may mga paa ng oso at bibig ng leon. Ay sumasamba sa Diyos-Diyosan gaya ng Babylonia na kinatawan bilang isang leon. At mabagsik ito gaya ng Media Persia na kinatawan bilang masamang oso. Ito'y dahil ang simbahang Romano-Katoliko
ay pumatay ng higit sa 50 milyong katao sa pamamagitan ng Inquisition at paghahanap ng mangkukulam. Kung gayon, ang bilang ba na 666 ay tumutukoy sa isang tao sa simbahang Romano-Katoliko? Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ang mga letrang nakaukit sa mitre ni Pope ay Vicarius Filii Dei, na Latin para sa kinatawan ng anak ng Diyos. Ang mga salitang Latin na Vicarius Filii Dei na ibig sabihin ay kinakatawan ng anak ng Diyos ang opisyal na pangalan ng Pope. Kung pagsasamahin natin ang bilang ng salitang Latin, iyon ay 666. Kaya ang pagkakakilanlan ng 666 ay ang pinuno ng simbahang Romano-Katoliko, ang Pope. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at ng matingkad na pula. Nagagayakan ng ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas. At hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na puno ng mga karumal-dumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumal-dumal sa lupa. Ako'y nanginig sa katotohanan na ang simbahang Romano-Katoliko at ang mga simbahang Protestante na sumusunod sa kanyang doktrina ay ang mga samahang pangrelihiyon na laban sa Diyos. Ganunman, ang higit na nakakatakot ay ang babala ng Diyos. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makibahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan.